napakalaking halaga sa akin sa buhay ko itong paghabi. Nandito ang buhay namin. Sabi nila, ang una nating mapapansin sa taong ating nakikita ay ang kanyang pananamit. Ngunit, saan nga ba ito gawa? Paghahabi ng tela ay sadyang nakaugat sa kultura ng mga Pilipino. Kahit sa mga lugar, ito ay meron sa Pilipinas. Dito pinakikita ang kakaibang identidad bilang tao at ng sariling komunidad. Dahil sa pamihirang disenyo at sariling kaligiran na kinalakihan. Ngunit ang pagbabagong dulot ng mundo ay nagsilbing isang sakit sa paghahabi. Napawang hinangin kami seta na ibig nang hindi na muling makita. At ngayon, ang natitirang kupas na tiral ang tinitingala sa pagkwento ng hinabing panahon ng Maragondo. Sa salitang Madagundong, ipinangalan ang bayan ng Maragondon. Bukod sa mga dagundong na mga ilog na pumapalingit sa bayan, tinigrin ng kultura, tradisyon, kaligayahan, at kasaysayan ng lupang ito. Ngunit bakit tila nawala ang dagundong ng bayang ito kapag usapang Cavite na ang punto? Sa pagitan ng bayan ng Naikaternate, ang bayan ng Maragondon ay naglalaman ng iba't ibang uri ng produkto. Kagaya na lamang nito, alikang kawayan, muebles, at ang tinatawag nilang mga habing tela. Sabi nga nila, yun daw ay nag-umpisa pa 1940s pa. Sabi nila, hindi ko na yun alam. 1960 ako pinanganak. Bali po, anong... Una ang ebe, abaka. Oo nga, may abaka pa. Abot pa ako na abaka. Yung bang parang sako noong araw na kulay brown yun. Ganun. Yun, noong una. Pero napakahirap noong usayin. Napakahirap daw noong habihin. Yun daw ang napakabagal. Abay, ang inumpisahan nga nila, abaka. Yung abaka nung araw, tapos umabot na ito. Nakaabot pa rin ako ng kapraso ng abaka. Tapos ito, ito na ang sumunod, mga sinulid ng ganito. Ay di yan ang aming hinahabi. Linuduktong muna. Bibili muna doon sa luwasan, sa Pasig. Pasig yan niluluwas eh. Ay mabibili sila ng mga sinulid, duduktungin muna yung isa-isa ito. Yung sinulid na ito, yan. Isa-isa yan, pagduduktong-duktungin. Tapos yan, ipag naduktong, lalabay pa yan. Bago pa uli, kakad ka rin pa uli. At ilalagay doon sa kanyang hanayang iyon na, okay, oh. Tapos, pag natapos niya raw, babalik uli sa amin. Ikasakay naman dito, dyan. Iikot namin yan, naiikot yan lahat. Kaya pag naiikot, isusuot pa dito, isa-isa. Bali, anong uri po ng kahoy po yung ginagamit ko sa tubig? Sabi ko kung anong kahoy ito. Pero ano ito? Good lumber, tapihado. Imposible yung mga ano. Kasi hindi pwede sa ganitong tiral ang basta-basta gawa. Level na level ang paggawa nito. Kasi pag hindi nyo pinaris ng pares na pares ang pagsusukat niyan, tatabak ito. Hindi maganda ang nangyari. Tsaka sa pagsaka, hindi maganda. Kaya dapat level na level. Sukat na sukat sa parehas na sukat talaga. Hindi pwedeng hindi. Papangit ang gawa. Gagawa nyo na lang ng paraan. Ay di, pag nangyari, hindi maganda, may patabi-tabi nga ang mga guhit. Kung hindi talagang maganda ang pagkakasukat niya. Ay napakatibay pati nga ng tablang ito. Kaya hindi basta masisira. Kita mo, 1940s pa. Sa ganitong paraan ng paglikha ng sinulid, ay nag-ugat sa pagsibol na paghahabi ng tela. Ito ay naging bahagi ng kultura,
na kung saan hinihikayat ang mga kababaihan, mas lalong paigtingin at palaguin ng paghahabi ng tela. Natupad ang kanilang mithiin at lumaganap pa ito hanggang sa bayan ng Inda. Kailan po kayo nagsimulang maghabi po? Siguro mga 15 to 16. Bata pa ako, siguro ako ay mga 22 years old pa. Na ako'y mag-umpisa. Magpo-14 ako nang magsimula ako humabi nito. Sariling sikap ko lang ito. Bali, sabi niyo nga po na 14 years old ko kayo mag-start maghabi. Bali, bakit sa ganung edad po ay maaga ko kayo mag-start maghabi? Dahil sa aming kahirapan, wala namang pinag... Ang aming ama itaga nagsasakalaan. Nanay ko naman sa bahay laan. Hindi na kami nakapag-aral ng high school. Pagdating namin ng grade 6, tigil na kami. Humabi na kami dito. Sino po nagturo sa inyong maghabi? Nanay namin. Huwag na kami. Pinuturoan niya kami. Pinauupo nila kami dyan at tituturo sa amin kung paano namin gagawin yan. Paano po kayo naging interesado po sa paghahabi? Ay, siyempre. Ayaw magpa-aral ang mga nanay namin nung araw eh. Ay, di kami pinaghabi nila. Wala, nanood lang ako. Ang sinulid na ginagamit sa paghahabi ay nagmula pa sa halaman na bulak. Ito ay unang itaninim sa Marugondon noong taong 1781. Ito rin ay tradisyonal na pinoproseso upang magsilbing material sa pagbuo ng tela. Ngunit nang lumaon, naputol ang buhay ng paghahabi ng tela dahil sa kakulangan sa pondo na dapat magsusuporta sa kanilang kabuhayan. Simula noon, ang bayan ng Marugondon ang huling tumatayo sa paghahabi ng tela. Bali po, gaano po kayabo yung paghahabi po noon? Ba, marami noon, maigi. Maraming nabili noon talaga, medyo mura. Mura talaga noon kasi ngayon. Kaya marami noon nabili. Bago ang iba naman, ginagawa ng pahulugan para makaubos agad. Sa isang buwan, mga siguro, nabibiling, nabibenta nila, mga 100, ganyan. Nung araw hindi na dating ho ditong namimili talaga ng kumot, ng mga towel kumot, sa isang sako, dalawang sako, ganukuha nila nung araw. Mayabong sa dati noon, yung mga kumot noon. Naging mabilis siya noon, kaya lang natalo na siya halos ng ano eh, ng mga kumot na mura lang dyan sa mga piyestahan, di ba? Maraming mga kumot na nabibili dyan. Hindi lang taga Marugondon, kung taga-taga sa amin, taga Magallanes, kung taga sa amin, taga Manila, wala na eh. Napatigil kasi ito ng matagal na panahon. Ngayon lang ulit ito ibinalik. Hindi ko nga alam eh, biglang nawala sila eh, nawala na ito basta eh. Dati po ba marami po yung nag... Marami, halos buong mga bahay-bahay na yan ay may ganito. Bago pa malas po, maghahabi sa tanong. Mag-alit ang mga pinag na mga bagawa nito. Nalumasa sa buong mga kapilin na sa Dore at Kalem. Ang kilala bilang orihinal at nadiwang mga habi sa bayang ito. Sino po yung mas kilala pong mga habi po dito sa lugar niyo? Si Ate Doreng at si Ate Eben. Kasi sila talaga yung kauna-unahan kong pinahabi talaga dito. At saka sila, yung maghahabi rin sila ng nanay ko pa nung araw. At saka ng mga yung mga tiyahin ko, sila rin ang maghahabi niya na nung araw. Talaga. Nung panahon kasi noon, ang parang nakikita ko sa kanila, ang marketing hindi nila problema eh. Sa ngayon kasi parang nung araw kasi maraming mga palibasa kilala nga ang Marugondon sa paghahabi. Halos lahat dito kahit marami kaming maghahabi sila dito nung araw, parang hindi sila ng problema sa pagmamarket ng kanilang produkto. Kasi ang ginagawa nila may mga dumadayo dito talaga na kumukuha ng mga mamimili. Dinadala nila sa Manila, kung saan saang lugar, nakakarating pa nga kung halimbawa sa Batangas, sa Laguna, sa Mindoro, nadadala nila lahat niyang mga, parami silang mga mamimiling pumupunta dito. Halos lahat ng
ng mga hinahabi nila, hindi sila naiistakan. Yun ang maiaano ko sa kanila, kung bakit nila, kung sana sa panahon ngayon, meron din sana. Na kaya nga sila nakapagpaaral sila ng mga anak nila nung araw. Dahil din sa paghahabi. Hindi sapat naman po yung mga kinikita niyo po galing dito sa paghahabi niyo po. Kung mabilis ka, sasapat. Ay kung mabagal, di hindi sasapat. Sa mabilis, sasapat ito. Eh, ang inililiwag namin yung market. Hindi na malakos ang daang market dadalhin. Maraming gagawa. Maraming gawa na dyan. Ay saan namin ma-market yun? Madala naman ang bumibili. Dati ang kapso kumukuha noon, mabilis-bilis. Eh, hindi, bigla nang itinigay ng kapso. Yung pahang pa ganyan. Kung ikaw'y mabilis, malaking kita mo. Kung ikaw'y maliwag, maliit ang kita mo. Pero ako nakaka 20 yarda dito sa isang hanggang gabi, alas 9 ng gabi. Kaya po nang nasabi niyo po kanina, napakalaki ang bagay po na ang paghahabi po sa inyong buhay, sa bagay natulungan po kami po. May natulungan laking bagay ito sa amin. Nakapagpaaral ako dito ng teacher. Paghabi. Nang maupo ako sa tiral, nakaramdam ako ng tuwa at hindi mapigilang ngiti mula sa aking labi. Ang ngiting ito ay hindi maitatago ang pagkamangha sa mahusay na nabubuong sining mula sa paghahabi ng tela. Maligay yung po, tapos... Kabeg, yan. Hindi masyadong masikip. Kabeg yung ito. Kabeg, kaliwa. Ay, expert na. Pwede niyo po akong i-recruit. Ay, kaliwa. Ang makinang ginagamit ng mga nagahabi dito sa Habing Maragondon ay kilala sa tawag nilang tirat. Ito ay gawa sa mga napulot na kahoy na nagsilbing kabitan ng mga sinulid. Ayun ang galing. Pero ang bagal ko na yun. Madali namang pag-aralan eh. Pero ang galing ko. May God. At napunta rito, minsan nga, naupo dyan, nagtatry sila. Okay, lata ako. Marami pagsubok to. Yapak. At sa'yo, para ano sila? Kamangha-mangha ang naging paraan sa paggawa nito. Dahil gumamit lamang sila ng mga iba't ibang uri ng kahoy na siyang nagsilbing pangunahing materyal sa pagbuo nito. Kanan ulit. Tapos atras. Okay. Ayun, galing ko doon. Pwede na. Pwede na po ako magpatuloy ng tahi na to. Pero ang galing. Balik ko po ba, kuya? Masasabi na ang paggawa sa tiral ay nakatulong sa pagbuo ng tradisyonal at masining na produkto na bumubuhay sa kultura ng Maragondon. May palda nga kami niya, short eh. Ay, wen, galing mo lang. Pagawa kaya ako dito ng swimsuit ko, pwede po. Yan naman pag nalaban, nalambot. So, kaya ako, sabi mo. Nalambot yan pag nalaban. Tapos nag-i-smooth po siya, naging ganti po ba siya? Ito po ba naikot po ba ito? Ah, para mabanat. Mabanat, inaalis siya. Alam ako ba? Yan, pag ipupulong dito, hinihila, ire. May tali. Ito. Pagka iikutin ito, yan, inaalis ire. Oo, ito, inaalis ito. Ah, bali, ito. Inaalis po ito. Tapos, sa ibinigay na oportunidad ng subukan ng paggamit ng tiral, ay hindi ko ito sinayang. Tapos, at kinarap ko ang pagsubok ng paghahabi ng tela. Para hindi... Yung Habing Maragondon Handloom Woven Products. Bali, ano po yung role niyo po sa negosyo? Bali, ako yung... Nung namatay kasi ang nanay ko, na-stop to. Nung pagkaka-stop niya, wala na nag-continuous dito sa amin. Dati kasi dito sa Maragondon, halos lahat ng bahay may habihan. Tapos nung namatay ang nanay ko, nag-stop din siya. Tapos yung ibang mga matatanda na nakapagpaaral na ng mga anak dahil sa paghahabi, nagpina-stop na rin sila ng mga anak nila.
Tapos no itong ano naman, may trabaho ako noong time na yon na nag-EPSA ako sa opisina sa EPSA. Tapos ngayon, nung ang mister ko ay nag-abroad, nagpunta ng Saudi, sabi niya, mag-stop ka na lang, ako na lang ang magtatrabaho. Since sanay naman ako na may trabaho, hindi kami sanay na wala ang ginagawa sa bahay, walang ano, naisipan kong buksan ang paghahabi. Tapos nung unang sabi ko, parang ano lang to, kumbaga parang libangan, kasi nauubos na rin ako yung mga habing iniwanan sa amin ng nanay ko, yung mga kumot, mga towel, wala na halos kaming na, mga gamit na halos lahat. Ngayon, ang ginawa ko, since may natira naman ang mga nanay ko na mga naka-stock dito, mga sinulid, ginawa ko na lang din. Parang itinuloy ko lang siya nung time na yon. Tapos nitong kwan, nung naka, syempre, na-set up ko na siya, na binigyan ko si Ate Doreen, si Ate Ebing ng hahabihin, may bumalik na mga customer ng nanay ko, ng mga kliyente niya na kumukuha sa kanya ng mga habi, na dinadala nila sa iba-ibang lugar. Ngayon, kaya nung time na yun, sabi ko, pwede pala ka ako i-continue, sabi kong ganun. At the same time, kikita pa rin ako kami kasi may bumabalik na mga mamimili ng mga habi. Kaya nung time na yun, in-case ko na siya. Hanggang sa tumating si Likhang Maragundon. Ang sabi niya, meron siyang puput up na business na pasalubong center dito sa Maragundon. Sabi ko, sige, push nyo ka ako yan para kahit papaano ka ako, meron kaming permanent na pagdadalhan mismo ng mga tela namin. Ngayon, ang unang naging project niya yata, nung na-set up niya ang Likhang Maragundon, is yung face mask, which is malaking tulong sa amin nung time na yon. Kasi nung time na yon ay parang pandemic na nagkaroon ng pandemic. So, nung kahit nung sasabihin na pandemic siya, nakasurvive kami nang dahil sa face mask. Ano po yung mga gawa niyo po? Ang product namin is more on tela. Pwede kami kung gumawa ng tela, makakagawa kami ng mga hand towels, kitchen towels, mga damit, kumot, mga shawl, yan, mga ganyan. Tapos pagka may mga client na nagre-request sa amin na halimbawa yung mga lay, bags, per order kami. Anong klase po ng tela? Ano, yung sinulit namin is more on polycotton. Polyester at saka cotton. Saan niyo po sila kinukuha or saan po nagaling? Ano, iba-iba kasi eh. Dati kasi ang kinukuha na namin yan sa Pasig. Eh ngayon, nawalan siya ng... Nagsara yung mga pabrika na kinukuhanan. Ngayon, ang ginawa namin, tumunta kami sa mga tao na dating nagtitinda na doon sa Pasig. Kasi dati building yun eh, may isang building sila na nandoon lahat yung pinagkukuha na namin ng sinulid. Yung anak kong babae, natututunan ho nito. Eh kaso nga ho, nag-teacher, hindi na ho na patuloy ang kanyang pag-aaral dito, pag-habi dito. Nagtuturo naman sa isko. Kali po sa mga anak ni Tuba or apo ko, may marunong po mag-habi? Wala yung, hindi marunong humabi ang aking apo. Ang isa inandong sa pantiha, sa kanyang ina. Ang isa na may nag-aaral pa nga. Hindi may mga times mo na tinuturuan sila, like, ini-introduce niyo yung pag-aaral po kong tiray, kung paano po mamitin, pinapakilala niyo po sa kanila, ganito mag-habi. Ay, walang mga hiling, mag-ano, gusto pa mag-gagay. Kung sakali man po na may isang kabataan na nais pong mag-habi rin po, nakagaya ng ginagawa niya po, hindi kaya tinitigil na paano po tsaka bakit? Yung mga hindi nag-aaral, yung walang ipagpaaral ang magulang, yung talagang walang pinagkikitaan, dito sila makakapunta, makakapagpera sila dito. Itong magandang habihin. Kung hindi sila makakapagtrabaho ng kahit na ano pang iba, kasi parang kasing ito, uunahin na ng mga kabataan ng cellphone. Hindi ba? Pero kung talagang masipag ang bata, wala, hindi siya pwede sa mga ganyang bagay, dito siya pumunta at makakapera siya.
Ito naman kaya yung iba, natatamad humabing ganito, namumurahan niya sa bayad noon. Eh ngayon nga, malaki na ang bayad, kaya minsan, ang iba na gusto humabi, wala namang ngayong habihan. Nayana nilang masira ang kanilang habihan. Eh siyempre, kung siya interesado. Meron naman hindi interesado ang gusto yung mag-aral. Siyempre, iba naman na nag-aral kaysa hindi ka. Dito, pwede ka wala pinag-aralan eh. Ay, kahit kayo lang pinag-aralan, pwede matutukan ito. Pero kung kayo ay nag-aral, katulad nyo, tapos ng kolehiyo, i-interesin nyo bang maganto? O mag-o-opisina na lang kayo? O mag-a-abroad kayo? Siyempre, hindi nyo interesin din ito. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng modernisasyon, nalilimutan nating meron tayong mga tradisyon na hindi dapat mabaon na lamang sa panahon. Tulad ng mga damit na ating mga suot, ang bawat telang hinahabi ni Nanay Doreng at Nanay Ebe ay mukha na kanilang kultura, bayan at pagkakakilanlan.